siento claro. And this is really what I said. Go out and hunt for them. Arrest them if they are willing to surrender. But if they offer a violent resistance, and you think as a police arresting officer, your life may be in jeopardy or danger. It's really what I said. If you destroy the children of my country, if you destroy my country, I will kill you. A weak leader. Pilipinas ang ating sitambayan na sinilangan. Tahanan ng ating lahi at ang mga hinirang. Madaming dugong dumana sa mga digmaan, sapagkat gusto tayo sa kopi ng mga tayo. Pasensya na kayo, ito po'y opinion lamang. Mga kababayan, kawawa naman yung mga tao na hihirapan, na inaapit din yung tukso na mayayaman. Pagdating ng eleksyon, kanya-kanya ang galawan, yung iba binibili kabutong sa taong bayan. Saan na napunta yung tinatawag na batas, kung patuloy dumadami ang kurakot sa Pinas. Nakakalungkot ng isipin, pera na nagpapaikot sa bawat mga tao, ang danilang alipinin. Kahit kapwa Pilipino, dilaw puti asul ang kulay ng ating watawat. Ang hirap sa ating bayan, kailan ba matatapos? Mga kababayan natin, paano makakaraos sa makaguluhan sa atin ay hindi matapos-tapos? Ano man ang iyong kulay, iisa ang ating lahi. Balang araw sa gitna ng ulanan, lilitaw ang bahagari. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! Yan. Yan ang sinasabi ko, ah, di ba? Yung malinaw ang pagmumukha natin. Pangit na nga tayo, di pa natin lilinawan. Eh, ano nang mangyayari sa atin yan, di ba? Alright, so, hello, sound check, hello, sound check, hello, mabasag ah, hello, sound, alright, alright, so magandang araw sa inyo mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. At of course sa mga kababayan nating OFW, mga immigrant sa iba't ibang panig ng mundo, magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon, Linggo, Sunday, March 24, tayo po ay live na live yan dito sa Master Judea Channel. Kumusta ang weekend ng ating mga kababayan na masisipag at matatalino at mga hindi polboronic? Yan. Okay, but syempre,
Batiin muna natin yung mga ng mga nandito na naghahanap ng yan, naghahanap na bugas na tig 20. Okay, shoutout sa atin dyan. Meron na ba tayong 100 dyan na nanonood? Abay, kung meron na 100 dyan, eh, umpisa na natin to, ba? Ano pang iintayin natin? Bati muna tayo. Batiin muna natin si Edwin Aguilar. Nandyan si JR Santos, Sandy Esculano, Libis Vlog, Rolaida Arcilia, Wapa Kels, Berrani Kimura, Sorina Marujo, Pab Kentos, Boots Valera, at nandyan si Annabelle Tobias. Di ba? Annabel Tobias, Alma Galliardo, Vian, Luz E, Diana Bangsoy Nunez, nandyan si Eva Manguera, Engineer Preneur. Hello, magandang gabi, Engineer Preneur. Renny Antipolo, LNM, magandang gabi. Marlita Garcia, yan. Oh. Nene Esteban is in the house. Pab Kentos, Panga Mercy, hello. At syempre, shoutout din natin baka magtampo si Don Polobi alias Panga 2024 YT Official the Channel. Yan. Veneracion Seb Lois, Maria Luz Andres, Hugh Sedge. Hello, magandang gabi. CB Flores, maganda ate. Nandyan si Ami Bayudon, Eva Manguera. Hello. Leia Okada is in the house. Euro 5, Jube Lopez. Lucy, hello, magandang gabi. Sorina Marujo, Jamerson, nawala. Jamerson Bismano, hello, magandang gabi. Watching from Davao. Ay, shout out din kay Mirna Lim, kay Gonzales Helena, and Ram Reg, magandang gabi. Hope Ryle 2301, magandang gabi. April 19, Lito Lapid, ay Lito Jump pala, watching from Belgium. Amador Peteros, hello! Lucia Ocampo, Nami Maracha, Julio Halazan, Jefferson Festin, Delta Queen, Raquel Shirai, hello, magandang gabi. Ngayon. Carlito Simpauco, Majula Cheka, Hope Ral 2301, watching from Hong Kong. Ngayon. Johnny Degate, hello. At syempre, ano nga ba pag-uusapan natin ngayong gabi? Pag-uusapan natin, ang hakbang na maisog, hinarang ng mga animal. Ang corny talaga nitong administrasyon na to, no? Sige, mamaya pag-usapan natin yan kung bakit hinarang, ano nangyari, matutuloy pa ba? At pag-usapan natin itong bagong-bago mga kababayan na di umano. Yan. Polboron video. Ipinasilip na. Kailan ang showing? Aba, mamaya lang. Kaya pala nagmamadali sila, no? Meron pala talaga. Reggie Q. Vicente, hello. Cotillion May, Flor Rivera, Sally Amilazan, Lucia Espera, Alfred A., Glenna Bumongsuk, Danilo Mendoza, Jamerson Bismanos. Okay. Maya-maya lang, pag-uusapan po natin yan. At ngayon, sa mga vlogs natin, ipapakita natin ang pagkakaiba ng mga paninilbihan, leadership ng mga nakaraan at nakasalukuyan. Para naman makapag-isip-isip tayo, binigyan na natin sila na napakahabang panahon, di ba? Magdadalawang taon na. Wala pa rin, nganga pa rin tayo. So anong gagawin natin nito? Magngangahan na lang tayo. Hindi naman pwedeng ganun.
Kaya nga tayo naglalagay diyan ng mga leader, 'di ba? Kaya tayo bumoboto para lang sa ganun, makatulong sa atin kahit papaano ay mapagaan-gaan naman ang buhay natin. E paano 'yun nilagay mo kung hindi naman nakakatulong sa pagpapagaan ng buhay natin? Eh wala tayong magagawa niyan. Ken May, hello, magandang gabi. Lisa Dinosta. Aha, nandiyan si Maria Cristina de Jesus Mutia. Yan, magandang gabi. Okay, Lisa Dinosta, watching from Taipei, Taiwan. Yan. Oy, speaking of Taiwan, shoutout nga pala sa tita natin na si Tita Cristina Mendiola. Yan. Nakapag-like na ba ang lahat? Watching from Cotabato City, sabi niya ni Usage. Yan. Johnny Dagate. Reden Hotohot. Yan. May mga nakalive ba? Marami ba tayo nakalive? Wait lang. Check muna natin. Ay, marami naka-live. At okay lang yan. Okay ba? Magkakaiba naman ang topic natin. Aba, si Jay, no? Si Jay Guevara. Aba, congratulations, Jay Guevara. Umaangat ang channel ni Jay Guevara. Naabot na ni Jay Guevara yung subscriber natin. Yeah. Palakpakan natin si Jay Guevara kahit wala siya dito. Naka-live eh. Kasi si Jay Guevara, napakasipag eh. Nakikita ko, maya't maya may upload siya, maya't maya nagla-live. Ganun dapat, di ba? At dito sa, dito sa mga DDS vlogger, wala dito, walang pakialamanan dito. Kahit sabay-sabay kami mag-live, walang problema yan. Walang problema yan, tol. Balbino Benitez from Davao City, yan. Yes, madaming naka-live. Okay lang 'yun. Ay sabi nga natin, 'di ba? Sabi nga natin magkakaiba naman ang topic natin, pwede naman mag-replay, 'di ba? Sabi ni Jamerson Bismanos, nabudol tayong lahat. Oo. Sa sakit isipin kung saan tayo umasa sumuporta at siya ang nagigipit at pagpapabagsak sa atin. Kayo lang. Kayo lang 'yung nabudol, kami hindi naman eh. Kayo nga nabudol, 'di ba? Pero okay lang yun. Kami hindi kami nabudol kasi sumunod kami sa sinabi ni Pangulong Duterte. Kung sino yung ayaw niya, ayaw din namin. Diba? Para ano pat naging supporter tayo ni Pangulong Duterte kung hindi naman natin susundin yung kanyang mga sinasabi. Diba? Emma Asutilia, hello. Ay, nandiyan si Ma'am Virginia Foruya. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Pab Kentos Plenty, hello. Okay, Lucille Yanong, Solid DDS, lahat naman napapanood namin kayo, Kuya MJ. Okay, thank you, ha? At maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta, di ba? Dati yung mga DDS, wala na nanonood kasi wala na si Pangulong Duterte, nagsalita. Nabuhay ang dugo ng mga Duterte supporters. Yan. Jane Bramblet, hello? May pa-party concert, di mawawala ang pulburon. Completos recados, yan. At nandyan si, sino ba to? Petronila Egtiben, good evening. At syempre, salamat sa unang pakuhulay, bakulay, kukukulay ni Ma'am Kathleen Kikuchi. Yan. Pet malus, Ludi pet malus, Ludi pet malus. Reden Hotohot, si Jay Guevara, binabanatan si Mike Abbey. Ayan mo si Jay Guevara. Oo. Magaling si Jay Guevara dyan, di ba? Sumunod kasi kami kay Sara, oo nga. Wala namang problema yon. Minsan talaga, hindi naman tayo perfectong lahat. Minsan nagkakamali tayo. Akala natin ginto na, yung pala tanso pala. Danilo Mendoza, DDS Solid, yan. Jocelyn Manibela, Manibale, hello.
Jocelyn Manibali, good evening, Sir MJ, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Duterte's holy support, bless you always, Sir MJ. Thank you, thank you, thank you. Corazon Austero, Paterna Calacar. Oh, nandiyan na, ha? Nandiyan si Mary Ann Marcela, Noel Villejos, Azon, Ehando, yeah. Sonia Bakzarza, hello. Yang nakalive si Jay Gibara, galing na ako doon, nanood, binabanata si May Kami. Ayamo si Jay Gibara, malupit yan. Iri Suzuki, good evening, watching always from Japan. Thank you so much, ha? Nakakatakot na talaga umuwi sa Pilipinas forever. Tatay Digong and support only family to 30. Okay. Alam nyo nakakatakot, uso na naman po yung riding in tandem. Uso na naman ang holdapan sa mga convenience stores. Kahapon, dalawa. At araw-araw, meron. Kaya nga, kinakabahan na naman ang ating mga kababayan na maglabas-labas, lalo na paggabi, di ba? Nakakatakot na naman kasi marami na naman mga zombie. Jen Solare, hello, ang bugas, 1420 na. Jen Solare in the house. Nelly Low, Mixed Vlogs, hello, magandang gabi. Ermelinda Dacavas, hello. Evia Vlog, I Love Duterte, shout out. Lucia Espera, Landoy, Teresa, magandang gabi, watching from Yokohama, Japan. Cynthia Bacano, kami, nabudol si RMJ, walang problema. Wala namang problema doon. Marami naman, di ba? Ang problema, kung nabudol ka na nga, paulit-ulit ka magpapabudol, yun ang hindi na maganda. Hilda Angelito, new subscriber here. Oh, thank you and welcome to Master Judea Channel. Once again, welcome natin, Hilda Angelito. Lucy, hello, magandang gabi. VML TV, magandang gabi. Tez Rinon, Efren Kadungog Senior, Danilo Mendoza, Jube Lopez, nabasa na natin yan. Alimar Halazan, watching from Bulacan. Yan. Shoutout sa mga kababayan natin sa buong mundo. At syempre, lalo na sa mga kababayan natin na nanonood dito sa Pilipinas. U-Loops, hello, magandang gabi. U-Loops. Emily Nibona, Tamsakdan. Fox Queen, magandang gabi. O sige, mag-start na po tayo mga kababayan dahil hindi, kahit anong hintay natin, yung bigas na yan, hindi yan magiging 20. Okay, once again, Fersibal Pomarejos, Sir MJ, kami nga naritirado ng mga taga-Zamar, dismayado sa pamumuno ng ating gobyerno, talamak na naman ang droga, yan. Sabi nila, hindi naman daw eh. Ayaw ko. Baka hindi lang nakikita, di ba? Di ba? Salvador Limon, watching from UK, continue your good job, idol. Thank you, thank you. Thank you rin sa inyong mga suporta, mga idol. Joel Tinaitina. Master, shout out Tinaitina clan sa Davao City, watching from Jubail, KSA. Shout out dyan sa Tinaitina family dyan sa Davao. Yan. Siyempre, galing yan kay Joel Tinaitina. Okay, eto na nga mga kababayan. Tayo po ay live na live ngayong araw ng Linggo. Ngayong March 24. Usually, hindi naman tayo nagla-live ng Linggo, but wala naman tayong ginagawa. Gawin natin to, mga kababayan. Okay, para sa bayan. Para sa bayan. Batawa yun, di ba? Out and about with the Filipina. Hello, magandang gabi. Ruby Labarda, magandang gabi. Okay. And once again, my name is Master Judea. Magandang araw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan natin ng FW, immigrants, iba't ibang panig na mundo. Magandang araw po sa inyo lahat at mabuhay po kayo. Ipasok natin ang ating topic ngayong gabi, mga kababayan. Ano yung mga pasok-pasok? Yan. Okay, so magandang gabi ulit. At syempre, mga kababayan, as you can see in our screen right now and right at this moment. Okay. May isugrali hinarang, may isugrali hindi na matutuloy. At pinakita na daw po di umano ang video. Oo, video ng Fulbron. Yan. Okay, ang tagal naman yan. Ang tagal naman, ilabas niyan. Ilalabas na ba natin ngayong gabi?
Ilang buwan na yan? Hindi pa nilalabas, ha? Sino ba kasi may hawak niyan? Ilabas na natin yan. Okay, Lynn Jordan, maraming salamat. Pet Malus. Ludi Pet Malus. Pet Malus. Ludi Pet Malus. Okay, mga kababayan, eto na nga ang sinasabi natin. Noon pa man, sinasabi na natin na hindi magsasalita si PRRD, no? Hindi magsasalita si PRRD ng basta-basta nang wala siyang pinagbabasihan. Alam niya yon, abogado siya, matalinong tao, naging presidente, kaya hindi siya basta-basta babanat kung wala-wala lang, kung trip-trip lang, di ba? Kaya nga tayo sumusuporta sa kanya dahil naniniwala ho tayo sa kanyang mga sinasabi, hindi ho ba? Okay? At mga nakaraan, may mga sinabi siya na bangag ang ating presidente. At binawi naman no, niya yon, binawi niya yon pagkatapos niya magsalita sa Cebu, di ba? Na medyo behave si Pangulong Duterte doon sa Maisog rally sa Cebu. Marami nga ang nagtaka kung bakit biglang bumait or biglang kumalma si Pangulong Duterte. At lalong nagkagulo ang lahat, mga kababayan, noong binawi niya yung kanyang mga sinabi. Na hindi daw niya sinabi yung bangag. Hindi daw niya sinabi yung may presidente tayong nag-cook. Pero alam natin na sa mga panahon na yon or sa mga pagkakataon na yon is medyo nagiging naughty lang si Pangulong Duterte para lituhin ang mga pulboron. At effective naman yung panlilito. Effective naman yung panlilito ni Pangulong Duterte dahil mismong yung presidente ng Pilipinas nalito sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Ano yung sabi ng presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr.? Paiba-iba daw ang sinabi ni PRRD kaya nahihirapan siya intindihin. So effective yung mga ginagawa ni PRRD. Pero, mga kababayan, napakalinaw na sinabi ni Pangulong Duterte at napakaseryoso niya nung sinabi niya yon. Napakaseryoso. Seryoso ang usapan, hindi siya nagpapatawa. At halos maputol pa nga yung litid niya dahil isinigaw niya yung revelasyon niya na yon, mga kababayan. Yung mayroon daw tayong presidente na nagdodroga. Diba? So, ako, napapaisip ako lagi kung bakit sinasabi ni Pangulong Duterte yon. Mula noon naman sinabi niya na yon, di ba? Bago mag-eleksyon, sinabi niya na yon. At hanggang ngayon, sinasabi. At ngayon, may bago, mga kababayan. May bagong impormasyon na totoo daw di umano ang pulboron na ito. At meron nang nakasilip na. May nakasilip na. Pero ang tanong, kung meron talaga, kailan ito ilalabas? Diba? Kailan ito ilalabas? Now, panoorin natin to. Panoorin muna natin to. Sana yun. Timing is everything, ika nga. Yeah, timing is everything daw. Diba, ako lang, alam nyo, ako lang talaga pagpipiliin, ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Yung problema sa atin eh. Sabi mo dati, ikaw yung may hawak. Hindi ko alam kung sinabi niya ba dati na siya may hawak. Pero, etong si Maharlika, yung nagpaputok ng pulboron issue, diba? Pero in fairness naman dito, kay Maharlika, marami naman talaga siya ng mga sinabi na tumugma talaga. Parang nahulaan niya yung mga mangyayari dahil nga may puting ahas daw di umano siya. Okay? So, eto. Okay? Kaya naman natataranta sila. So, may mga nakausap tayong mga grabe, sobrang reliable. Not only that, I saw the evidence. Ako? I may say now, I saw the evidence. Kuting! Ay, sigarduhin mo yung palangga, eh. Baka mamaya, pinapaasa mo na naman yung mga Pilipino. Kaya ba kayo nagsapaka, nagbatuhan? Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure ng aming bosses. Takot sila sa Jericho March, sabi ni ILCare. Mga kababayan,
Sabi ko nga doon sa kausap ko kanina na may hawak na, my God, you cannot believe it. What is that? The pulboronic issue is real. Nako. Grabe, you cannot believe it, darling. Pero, sabi ko nga doon, kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang jutang jinining puting na gobyerno, then, ilang buwan na lang ba? Kung anong gusto nila, you know, nang may hawak. May kasama doon ah. May umuubo sa background ni Maharlika. Asawa niya siguro. Itong pulboronic na ito, evidence, maluloka kayo. Lahat ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang mayroon siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. Kuting ang kapal ng mukha mo kung ako sa'yo bago ka karayin. Ay nako, lumisan ka na ako, ayaw mo mapahiya sa taong bayan. Dahil the moment na inilabas itong ebidensya laban sa'yo, ang kapal ng mukha mo na mananatili ka pa sa pwesto. Right? Sabi ni Ronnie, labas, huwag mo na ilabas ang pulboronic evidence, sayaan mo na muna. Well, sabi ko nga sa inyo, darating ang tamang panahon. And now, dun sa mga in-expose ko sa inyo since 2022, alam ko naman, you know, alam ko that already. Pero nadagdagan yung ebidensyang nakita natin na itong si Marcos Jr. ay talagang bangag na bangag at hanggang ngayon ay patuloy ang kanyang sesyon. Nako po. Hanggang ngayon. Ang bigat ng mga allegation na yan. Patuloy ang sesyon. Diba? Baka mababadaan tayo sa BGC. Ah, bakit? Oh, diba dyan nakatara si Sandro? Nako po. Yung kanyang Janakis. Oh, baka mapadaan kayo dyan at makita nyo yung kanilang mga sesyon-sesyon. Dahil ano? Dyan din nagsisesyon si Kuting. Nako po, dun ba? Dati ba? But now, syempre mas masarap sa Malacanang, di ba? Gising nga ng madaling araw si Kuting, sabi niya silang magkakaibigan. Alas dos ng madaling araw, minulto daw sila. Alas dos ng madaling araw. Kaya ang sabi ko, alas dos ng madaling araw, ba't nagising dun sa sulok ng maidilim? Ibig sabihin, nagpupulboron ka. Or ano ginagawa mo? Alam ka naman, nag-orgy sila. Hindi. Malay mo, nagbabay-bahay. Nabili na nila ang building sa BGC, sabi ni Trollbuster. Oh, wow. Grabe, ano? So, mga kababayan, stay cool. I will try to stay cool. So, dun sa mga ginigipit, kayo dyan, Pastor Kiboloy, Arnie Teves, na ngayon lumalaban ka dyan sa iyong asylum, dyan sa sa Timor-Leste, General Macanas, okay, the General's View, lahat ng ginigipit, Attorney Vic, Rodriguez, wala naman kasi Attorney Glenn Chong na mamaya makakapiling natin. Lahat na mga ginigipit kayo, mga OFW, konting kebot na lang tayo. Nako po. Yes, 100%. Malinaw pa sa sikat ng araw ang pulboronic evidence na pertotohanan na si Kuting. Kaya magpiesta na kayo, magpalitsyon na kayo. Magparty na kayo. Grabe, syokot ako. Sino na syokot? Sabi ni Superga na syokot ka. Okay. Is in the car, why I can't send sticker. General Bantag, konting kembot na lang yan. Imagine ninyo. Oh, dito mga kababayan, mukhang panipaniwala naman kasi parang ina-assure niya dito si Pastor Kibuloy, si Teves, General Bantag, ina-assure ni Maharlika na konting oras na lang, okay? Konting oras na lang at lalabas na, okay? Ang pulboronic episode ng pulboronic video. Ituloy muna natin to. Mamaya na tayo magkomento pagkatapos niya. Talagang dapat nawakasan ito. Ah. Si Pulboronic. Pulboronic Kuting. Nakakahiya sa buong mundo maliban sa isyu nila sa pagnanakaw sa kabanambayan. Imagine nyo, only in the Philippines na meron tayong Pulboronic bangag na presidente. Nako. Na Adictus Benedictus sa pinagbabawal na pulboron. Kaya naman, no wonder, ang PIDEA chief na si Lazo ay pinagtatanggal ang mga matitino. Ayaw nga nila masasama matino, ano ka ba? At gusto niyang alagaan yung mga sangkot sa pulboron. Oh. Inbis na hulihin ang mga pulboronic manufacturer
katulad ni Sayarot, kaya pala pinakawala ni Kuting. Diba? You know that already. Ni Kuting at ni Lisa nilagyan pa ng PSG si Sayarot kasi nga kasabwat nila. And you will see the evidence in due time, in right time, mga palanda. Kaya pala si Lazo, ay no, not si Lazo, si PNP Chief Anacorda, ganun sila. Kaya pala inupo ni Kuting talaga, magtataka, ang mga inupo niya, mga bangag. Confirmed na si Kuting ay isang bangag. Hindi ka na makatakas bakla. Nako. Kuting, kahit magbatuhan kayo, kahit magsakalan kayo ni Lisa Smugs, hindi ka na makatakas. Huwag kayong pakakampante mga tiyutang dinina ninyo. Okay, agawin nila ang yaman ni Pastor, sabi ni Du. Yeah, kaya you have to celebrate. Ayun. Yeah, celebrate, Dilog. Kaya mag-celebrate, palakpakan. Pero hanggat wala pa, siyempre, kalma muna. Ako magalit, you know? Ayoko magwala ngayon kasi I'm just waiting. Para ako nag-ano, nagtasa beach kunyari. I'm just waiting for the right time, Kuti. Wow. Meow! Yeah. Tingnan na, maaasar ka talaga dito kaya na yun, no? Kung sino mang binabanatan nito ni Maharlika, maaasar ka talaga. Yung mimiyaw-miyawan ka pa, di ba? Kaya si O-Nanay, galit na galit dito, eh. Grabe, akapal na mukha. Ayaw niyo pang umalis. Kaya nagmamadali silang ubusin nila yung pera. At kahit ubusin nyo yung pera, babawiin namin. Papasukan namin sa inyo yung pera. Ipapaluwa namin, dudukutin namin yung pera sa tiyan ni Lisa. Nako. Yan, dudukutin namin ang pera sa utak ninyo. Wala, hindi ubrang impeachment, Palangga. Rosario, hindi ubrang impeachment ngayon. Dahil kasabot nila ang Congress. Eh. Ay, Remy, gising ka pa. So, ang pinakamaganda, boses nyo. Wala nang impeachment. Just your voice. Be there. Pag sinyowing na natin ang mga ebidensya, you have to be present. Okay? Dapat nandoon kayo, huwag kayong mawala. Ah, di ba? Dapat nandoon kayo, huwag kayong mawala. Saan yun? Malamang doon yan sa mga rally-rally sasabihin. Di ba? Pero, hanggang ngayon, wala pa naman tayong nakikita. No? Wala pa tayong nakikita. Pero, uulitin natin, ako, naniniwala ako kay Pangulong Duterte. Naniniwala ako sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Kaya nga tayo sumusuporta kay Pangulong Duterte, hindi ho ba? Before election and after election, sinasabi niya yan, madiin na madiin. At sabihin na natin na baka hindi totoo kasi wala pa naman tayong nakikitang ebidensya. Okay? Kasi binasi lang natin dito sa mga sinabi ni Maharlika. Diba? And tulad na sinabi ko kanina, may mga instances naman. Actually, mas lamang yung nagkakatotoo itong mga sinasabi ni Maharlika. Nauuna niya lang sinasabi. Pero dumarating yung pagkakataon na nangyayari talaga. Ha? Yung mga sinabi niya, tulad na lang nitong pagpapatahimik sa SMNI, Kibuloy, Bibisara Duterte, Pangulong Duterte, sinabi niya yan dati, di ba? Okay? So, ngayon, wala pa tayong nakikita, wala pa tayong naririnig, ito ay mananatiling sikreto at mananatiling palaisipan, di ba? Sa mga isipan natin at sa taong bayan. Pero, subalit, datapwat, naniniwala tayo kay Pangulong Duterte, di ba? Sinabi ito ni Pangulong Duterte ng paulit-ulit. Sabi ko nga, mula nung eleksyon hanggang ngayon. At mukhang ito na ang katapusan ng kanilang kawalanghiyaan. At kung totoo man ito, mga kababayan, eto na. Abay, kabahan na sila. Dahil sa oras na meron at lumabas ang video na yan, tapos ang laban. Tapos na ang laban. Oh, nawala. At sabi ni Maharlika kanina, oy, Chaconic 721, thank you so much. Thank you so much sa iyong pakulay. Pet Malusa.
Ludi Petman. Sabi ni Marley kanina, dapat andun kayo. Andun tayo. Sa mga oras na yon. Saan kaya yon? Mukhang alam ko na kung saan ipapalabas yun. Mukhang sa Netflix ah. Mukhang sa Netflix. Oo. Pero ito, mga kababayan, saan ba sinabi ni Pangulong Duterte? Saan ba ni Pangulong Duterte inilabas o isinigaw yung issue na yan, di ba, sa rally? At mukhang sa rally rin ipapalabas ang Polvoronic video. Kasi, tayo, wala naman kasi tayong direkta na relasyon kay Pangulong Duterte. Pero, kung pagbabasihan natin yung mga nangyayari at kung pagbabasihan natin yung mga nagsasalita sa mga rally, talagang mapapansin nyo na parang ano talaga eh. Ano ba? Parang may alam sila. Katulad na lang alimbawa ni Glenn Chong, katulad ni Attorney Vic Rodriguez, katulad ni Sandra Cam and all that. Eh si Sandra Cam, paulit-ulit din niyang sinasabi yung pulburo na yan. At sinabi rin ni Sandra Cam na lalabas ang pulburon video sa tamang panahon. At eto na nga, sinasabi rin ni Maharlika ngayon na nakita niya, nasilip niya, at ito ay ilalabas sa tamang panahon. At sa tingin ko, alam nila sa sarili nila nitong mga pinaparatangan. Siguro, alam nila na totoo. Di ba? Ang mga sinasabi ni Pangulong Duterte, kaya parang aligaga sila at nagmamadali. Nagmamadaling ano? Di ba mayroon daw mga account sa ibang bansa? At kung mapapansin nyo, lagi sila nasa ibang bansa. Hindi kaya, mga kababayan, totoo talaga, eh totoo naman talaga na mayroong mga offshore account, di ba? Totoo naman yan. Hindi kaya ito ang tinatrabaho nila kaya lagi sila nasa Germany? Lagi sila nasa Europe? Tapos, kailan ba? April, pupunta na naman ang Jumerica. Nanay Morning Dew, magandang gabi po sa inyo. Hindi kaya ganon ang nangyayari, mga kababayan? Minamadali nila? At hindi rin natin maintindihan or maalala ko, may sinabi si VP Sara Duterte dati na napapayag daw siya ni Senator Amy Marcos na makipag-tandem kay Bongbong Marcos sa isang kondisyon. Mayroon silang kondisyon. At si VP Sara mismo po ang nagsabi noon. Ano kaya yung kondisyon na yun? Hindi kaya na nahimik si VP Sara Duterte at hindi bumabanat kay Marcos dahil alam niya na hindi naman tatapusin ni Marcos ang kanyang termino? Hindi kaya pagkakuha ng mga offshore account ay bigla na lang maglalaho? Kaya lagi nasa ibang bansa? Kasi ako, marami akong iniisip eh. Kung mula noon hanggang ngayon, iaano natin, sasalain natin yung mga impormasyon, yung mga pangyayari. Abay, maraming mga bagay na mabubuo sa utak mo kung ano talaga nangyayari. So unang-una, hindi natin alam kung ano yung kondisyon ni VP Sara at ni Bongbong Marcos kaya siya napapayag, 'di ba? Hindi kaya, katulad nito ni Vian, parang term sharing. Pwede rin ganun. Pero ang iniisip ko, hindi kasi di ba dati, ang may mga lumalabas na mga impormasyon dati na makukuha lang daw ng mga Marcos ang kanilang kayamanan pag naging presidente si Bongbong Marcos. So now naging presidente na. So is this the time na makukuha ba nila yung kayamanan? Oo.
So ito, mga haka-haka lang natin. Ito ay mga nabubuo nating thoughts sa ating isipan. Thoughts sa ating isipan base doon sa mga pangyayari na naranasan natin, narinig natin, nakita natin mula noong pang-umpisa. Diba? Oh. So, kaya ba nananahimik si VP Sara Duterte dahil ino-honor niya yung kanilang kasunduan? At pagka natapos na yung anumang kasunduan na yon, baka doon na babanat si VP Sara Duterte. Na ngayon, mga kababayan, kung pakikinggan nyo ang kanyang mga sinasabi ay mayroong pitik. Sabi nga ni JC De La Cruz World, basta bro Judea sa tamang panahon. Yan. Ayan si JC De La Cruz. Ha? Malapit yan kay Senator Amy Marcos. Hindi kaya sila aligaga ngayon at sabi nga nagdujumbagan pa raw. May bukol nga raw eh. Nagdujumbagan mga kababayan. Dahil siguro nagmamadali. Siguro napaprani. Or parang nauubusan na tayo ng oras, parang ganun. Lalabas na ang pilot episode. At pag lumabas ang pilot episode na yan mga kababayan, tapos na ang laban. At alam ko na alam nila ang sinasabi. Na kung totoo ang sinasabi ni PRRD, alam nila kung ano mangyayari. Kaya nga, mga kababayan, parang gusto nilang pigilan itong mga rally-rally. Kasi nakikita naman natin yung laban kasama ang bayan rally. Abay, dinudumog ng tao. Hindi lang po mga KOJC members ang nandun. Kasi nandun nga kami. Nandun yung mga DDS at ang dami po natin nakita ng mga DDS doon na kung makikita nyo, matatandaan nyo, nung last day, ay punong-puno yung Liwasang Bonifacio. Kaya ginagawa nila lahat ng paraan. Para siguro hindi lumabas ang pulboronic video sa pamamagitan ng pagharang dito sa Maisug Rally. Okay? So next topic natin, Maisug Rally. Ha? Hinarang, mga kapatid. Ito. At sa mga panahon na ito, mga kababayan, eh para na talagang wala nang boses ang mga ordinaryong Pilipino. At ito ba ang tinatawag nung iba na silent martial law? Di ba? Actually, mga kababayan, hindi lang naman tayo ang nakakapansin sa mga nangyayari ngayon. No? Sa ating bansa na nangyayari ngayon. Maging mga sikat na personalidad sa politika, nararamdaman din po nila yan. Nakikita rin po nila. Eh tayo nga, na ordinaryong Pilipino, wala naman tayong alam. I mean, hindi naman tayo politiko. Ramdam natin kung ano yung nangyayari. Diba? Oh. Ang napapansin natin ngayon, kapag ikaw ay kritiko ng administrasyon na medyo ma-impluensya, ituturing ka nila kaaway eh. At sisiguraduhin nila na ikaw ay babagsak at mawawala ng kapangyarihan. Like Tebes, Bantag, and now Pastor Apollo Quiboloy together with the KOJC and SMNI. At pati nga mga Duterte, damay dyan eh. Di ba? At dahil nga sa mga pangyayaring ito, mga kababayan, na pinagagawa ng kasalukuyang administrasyon, ipinanganak ngayon itong Maisug Rally, 'di ba? Dahil sa ipinanganak ang Maisug Rally dahil sa mga kagagawa nila. Ito yung prayer rally na pinangungunahan ni Pangulong Duterte kasama ng mga Duterte, si Pulong tsaka si Bastida Duterte. Diba? So ang hakbang ng Maisug
Eh, hindi naman ito mabubuo eh. Kung wala hindi magandang nangyayari, di ba? Nabuo ang maisog, rally. Dahil sa nangyayari sa ating bansa. Tulad nito, mga pangwawalang hiya sa kaban ng bayan, pangwawalang hiya sa konstitusyon ng Pilipinas at pangwawalang hiya sa mga ordinaryong Pilipino. At kung matatandaan natin, nagkaroon na po ng dalawang rally, una sa Davao, kung saan bumanat ng bumanat si Pangulong Duterte. Eh? At sa Cebu. At ito po ay balak na magtuloy-tuloy sa buong Pilipinas. Hindi lang sa Cebu, hindi lang sa Davao. Sa buong Pilipinas. At kung matatandaan nyo, doon sa mga unang vlog natin, ang susunod sana na prayer rally, maisog prayer rally ay dyan sa Bulacan. Sinabi natin yan sa Bulacan, hindi natin sinabi yung pangalan para hindi sana ma-expose ng masyado. At alam natin na haharangin nila yan. Gaganapin po sana dyan sa Baraswain Church pagkatapos nitong Semana Santa, pero dahil meron nang silent martial law sa Pilipinas, mukhang hindi po ito matutuloy. Sa Malolos, Baraswain Church po sana, Baraswain Church po sana ang susunod. Pero ay kinalulungkot ko pong sabihin na ito po ay hindi na matutuloy sa kadahilan ng hindi po ito binigyan ng permit. Yan. Ayan po. Dito po sa post ni Sir Jason Sa, ito po yung sinabi niya. Basahin po natin nasa screen ano. Jason Sa. Magandang araw po. Kanina lang po ito ano. Magandang araw po. Naka-schedule na po tayo sa April sa Bulacan. Kaya lang hindi po tayo binigyan ng permit ng Malolos LGU. Naghahanap po tayo ng ibang lugar dyan sa Bulacan. Ganon din po sa Leyte. Binabalak po natin ito sa ikalawang bahagi ng Abril. Babalitaan po namin kayo kapag meron ng pinal na schedule from Maisog. Yan. So meron din po pala sa Leyte, no? At sana sa Leyte makapunta na tayo sa mga, at sa mga susunod pa na rally. Pero yung dito sa Luzon, sigurado makakapunta tayo dyan kasi land travel lang naman, di ba? Pag land travel, walang pong problema sa atin yan, no? Medyo magastos kasi yung sasakay sa aeroplano, medyo mahal na po ticket doon. Hindi naman tayo mayaman, di ba? Eh tulad niyan ni JC De La Cruz World, mayaman yan, nakakapunta sa Cebu, di ba? Eh tayo, syempre, di ba, binabudget natin. Binabudget natin yung ating kayamanan. Di ba? Para magkasya buwan-buwan, di ba? Oo. So, sana, meron tayong sobra sa mga susunod na rally dyan sa Bilbao, Visayas, o kaya sa Mindanao pa, para tayo makasama. Okay? So, sana makapunta tayo. Kasi wala tayo eh. Hindi katulad ng iba, marami silang pambili ng ticket. Di ba? Tayo, wala tayo. Kasi, hindi naman tayo bayaran. Kung bayad tayo, hindi sana. Pwede tayo mga panghingi, di ba? Okay? Pero okay lang naman yung sinasama ng mga kandidato. Okay lang yun, walang problema. Di ba? Oh. So ito, mga kababayan. Hindi po matutuloy yung sa Baraswain Church dyan sa Malolos, Bulacan. At hindi po ito binigyan ng permit. Bakit kaya? Eh, akala ko ba nilalangaw yung mga rally? So bakit ayaw nyo payagan? Diba? Akala ko ba wala pumupunta sa Maisog rally tulad ng sinasabi ng mga Pulboronic supporters na nilangaw daw. So bakit ganyan? Oh. Ang pagkakaalala ko po na tayo po ay nasa Republic. Republic daw. Diba? Republic na bansa, sabi ni Makagago, na umaming bayan para siraan ng mga Duterte. O ay Makagago, democratic ang tawag doon, ulit-ulitin natin, hindi republic. Oh. Anyway, balik tayo sa Maisog rally, mga babayan. Mukhang nagapang na naman. Ha? Nagapang na naman itong rally, nagapang na naman ng mga ahas.
Bakit? Natatakot ba sila? Dahil padami ng padami ang nakikisa sa panawagan ng taong bayan. Now, tanungin nyo sarili nyo kung bakit nagagalit ang taong bayan at nakikiisa sa mga panawagan ganito. Diba? So, bakit nyo pipigilan? Kahit hindi nyo bigyan ng permit, kahit ano pa gawin ninyo, hindi nyo mapipigilan. Hindi nyo mapipigilan ang gusto ng taong bayan. Diba? Oh. Hindi binigyan ng permit. Gusto ko sanang sabihin ang mga inutil tong mga to eh. Pero wag na lang. Baka magalit sila. Asan yung tinatawag nating demokrasyang bansa? Asaan na ang Pilipinas? Parang hindi na Pilipinas to eh. Diba? Parang hindi na Pilipinas yung tinitirhan natin ngayon. Nabigay na ata tayo sa Amerika. Bakit ayaw nyo bigyan ng permit? Ayaw nyo malaman ng buong Pilipinas yung mga pinagagawa ng nasa poder ngayon? No? Ayaw nyo maipalabas yung pulboronic video? Diba? At hindi nyo matanggap na mas pinaniniwalaan pa ng tao yung dating presidente kumpara sa kasalukuyan? Eh sa bagay, sila na nga mismo nagsabi na magkaiba leadership ng dalawa. Sang-ayon naman tayo dun. Sang-ayon tayo dun dahil milya-milya naman talaga ang layo. Milya-milya ang diferensya ng leadership nilang dalawa. Diba? Yung dati, gawa muna bago salita. Ito ngayon, salita muna bago gawa. Diba? Oh. Diba? Asar na, gigil na gigil sila sa mga Duterte. Dahil kahit wala na sa pwesto si Pangulong Duterte, ang dami pa rin mga vlogger na sumusuporta. Oh. Eh sino ba naman, mga kababayan, ang hindi magmamahal sa isang Rodrigo Roa Duterte? Nung nakaupo si Rodrigo Roa Duterte, pinaramdam niya sa atin na may presidente tayong masasandalan. 'Di ba? Sino ba naman ang hindi magmamahal sa kanya sa pagiging presidente niya na itaas ang moral ng mga Pilipino at hindi ikinakahiya at kayang ipagmalaki sa buong mundo? Diga. Naging popular ang Pilipinas, sumigat ang Pilipinas, hinangaan ang Pilipinas dahil sa magagandang nagawa ni Pangulong Duterte, dahil sa leadership ni Pangulong Duterte. At sana alam nila yan, diba? Eh sino ba naman ang hindi magmamahal sa isang Duterte na kahit wala na sa pwesto, kapakanan pa rin ng mga ordinaryong Pilipino, ng taong bayan, ang kanyang iniisip at ipinaglalaban? Like for example, the Maisog Rally. Hindi naman lalabas si Pangulong Duterte. Nagsasalita si Pangulong Duterte sa gikan sa masa para sa masa para i-correct kung ano man ang nakikitang mali na tinatahak ng landas ng administrasyong ito. Pero ayaw ata nila nun. Ayaw nila nun, kaya nga ay pinagurgur ang SMNI. 'Di ba? So gusto nila walang papansin sa kanilang mga ginagawa kahit mali na. Alam niyo ba mga kababayan na kahit wala na sa posisyon si PRRD, nakakapag-deliver pa rin siya para sa mga mahihirap at mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Ito. Yan. Excuse me. Ngayong March lang po yan, mga kababayan, nagkaroon po ng isang groundbreaking ceremony diyan sa Davao, ha? Kung saan itatayo yung isang school building, ha, para sa mga batang walang kakayahan. Ito po ay sa pangunguna ni Crisette Laureta Chu. Itong paaralang ito, mga kababayan, ay regalo ng grupo ni Crisette kahit sa darating na kaarawan ni Pangulong Duterte. March 28 yun, di ba? Malapit na. Biruin mo na kapagpatayo ng eskwelahan o magpapatayo ng eskwelahan itong sila Crisette Laureta Chu dahil kay Tatay Digong. Di ba? Now,
kung hindi naging mabuting halimbawa si Pangulong Duterte sa mga tao na ito, sa tingin nyo, magkakaroon sila ng inspirasyon na makapagtayo ng eskwelahan na yan? Kung si Pangulong Duterte ay walang kwenta, si Pangulong Duterte ay walang silbi, si Pangulong Duterte ay talagang katulad din ng ibang mga presidente, sa tingin nyo, magkakaroon ng may inspire ba sila Crisette Laurita Chu na makapagpatayo ng isang eskwelahan para lang irigalo sa kanya? Well, no. Kung ang isang leader na nagdaan ay walang kwenta, mababao na sa limot yan. Pero si Pangulong Duterte, dahil alam naman natin na marami siyang nagawa, abay, nagagawa yan ng kanyang mga supporter. Palakpakan natin si Crisette Laurita Chu and yung mga kasama niya. Yung nasa picture, yan, si Crisette yan. O, yun, yung maluha-luha pa nung binibigyan ni Tatay Digong ng award. Oo. March lang po ito, ngayong taon, ang groundbreaking na yan. Ayan, si Tatay Digong, tapos si Tatay Digong pa ang nagpala. So, this is the first time in history of politics in the Philippines na ang isang presidente ay minamahal pa rin ng kanyang mga supporters hangga kahit wala na siya sa pwesto. At ginagawa siyang inspirasyon para makatulong sa mga hikao sa buhay. Ang ibig sabihin noon, naging magandang halimbawa si Duterte sa mga taong ito. Tapos sisiraan ng mga Duterte, ang kakapal naman ng mga mukha nito. Yung mga naninira sa mga Duterte. Wala pa nga sila napapatunayan sa lugar nila. Tingnan nyo yung Davao, ang ganda. O, eto po yung plano ng eskwelahan, ipapakita ko sa inyo. Eto po. Ikaw ang pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakal na trapo. Kahapon, ikaw ang mag-aahon sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na. Ah, yun mga kababayan. Yun po yung plano. Yan po yung eskwelahan na itatayo. At nag-groundbreaking na po yan. I think March 20... Basta, ngayong March 2024 lang po yan. So, ito po ay private, no? Pag ang private, nag-down na, automatic na yan, tuloy-tuloy yan. Hindi katulad sa gobyerno, kahit mag-groundbreaking, kung mga korap, hindi matutuloy yan. Diba? Ah. Oh. Diba? So yan, mga kababayan. Tapos sisiraan nila yung mga Duterte ng ganun-ganun na lang. Wala nga sa kalingkingan nila. Or wala nga sa kalingkingan yung mga nagawa ng Duterte sa ambag nila sa Pilipinas. Tapos sisiraan nila yung mga Duterte. Shame on you. Eh yung iba, eto real talk. Yung iba dyan ng mga politiko, sarili lang naman nila, napa-unlad nila eh. Oh. At dahil wala nang naniniwala sa kanila, nagbabayad na sila ng mga vlogger para pabagsakin ng mga Duterte. Yan. Antindi ng mga sikmura eh, no? Well, si BP Sara na mismo nagsabi, ha?
Si BP Sar, sinabi niya na may organisadong grupo na naninira sa kanya. Okay. At sinigundaan naman yan. Ha? Sinigundaan naman yan ni Amy Marcos na nagsabi na naglalaan ng pera ang gobyerno para siraan o ibabagsak si Kibuloy at mga Duterte. Hindi po tayo may sabi niyan. Si Amy Marcos po, no? Hmm. Umamin na nga yung isang binayaran, eh. Proud pa na bayaran siya, di ba? Oh. At sana maimbestigahan po ito yung ganito, no? Oh. Eh, kung talaga kayo ay para sa bayan, kayo na mga... Ah, wag na sa mga kongresista kasi sunod na agad yan, sunod na lahat yan kay ano, eh. Follow the leader na yan, eh. O diyan sa Senado, umamin na yung isa, oh. 'Di ba? Eh sana maimbestigahan 'to, labag po sa batas yung ginagawa niya. Oh, eh lalong-lalo na kung yung pinambabayad, ako, galing pa sa kaba ng bayan, eh lalong bawal po 'yun. Oh. Tapos yung sinisiraan nyo, tahimik na nagtatrabaho. Yung mga Panginoon ninyo, nagbibigay lang ng 2 kilong bigas, dilata, putang ina, lagi nakabalandra yung mga pagbumuha sa tarpaulin. Oh. Pati sa tubig, sa bigas, nandun yung pangalan. May drawing ng muka. Di naman sa kanila yung pera na pinambili, na pinamimigay nila, kapal na muka. Hmm. Yun yung mga katangian ng isang politikong trapo. Yung halos lahat, putang ina, pati siguro butil ng bigas, kung kayang lagyan ng pangalan, lalagyan nila yan. Yaan yung mga trapo. Kakapal ng mga mukha, di ba? Nagibibigay na isang supot ng bigas, tapos sangkaterba interview, press release, photo ops, napakasal... Di ba? Tapos ilalagay sa page nila. Hmm. Ambalos dos, namigay ng libu-libong tulong sa nasalanta ng baha, nasalanta ng bagyo. Laging ganun, eh. May mukha lagi. Samantalang itong mga Duterte, tahimik lang. At yung mga Duterte, taong bayan ang nagsasabi kung anong ginagawa nila. Tulad ito, bagong-bago. Adi lang dugay, bago lang ta. Oh. Nagsakripisyo sa dakong baha. Last January 8, hangtod February 10. Grabe ang atong pag-atubang sa dakong pagbaha. Total flooding sa entire province nga may result og 753,000 individuals ang affected. Ah. Pero ipahibalo nako kaninyong tanan nga adunay nagmahal sa katawan sa Davao del Norte. Wala pata mo request o tabang, wa pata mo hangyo, ang iyang tabang, iya nang gideliver, gipaabot sa atong opisina para mapanghatag sa tanang katawan nga na biktima sa baha. Way lain, kanunay nagmahal ka nato, Vice President Inday Sara Duterte. Di ba? Ang lupit. Ano sabi ni Governor? Naintindihan ko yung sinabi niya, eh. Oo. Na kahit wala tayong request, kahit hindi tayo nang hihingi, ayan, dumating ang tulong galing sa ating pinakamamahal na Vice Presidente. Na walang iba kundi si BP Sara. Ng organic. Oh. Kaya hindi na makadaan si BP Sara, oh. Oh. Pag mahal mo ang tao, mamahalin ka rin ng tao, ganyan, oh. Oh.
Di ba? Ganyan. Pag mahal mo ang mga tao, ibabalik sa iyo yan ng tao. Nakita nyo yun? Di ba? Hindi po tayo umay sabi. No? Yung gobernador mismo ng Davao del Norte yun. Di ba? May nakita ba kayong tarpaulin ni BP Sara doon na nakalagay ang mukha ni BP Sara? Wala, di ba? Oh, ganyan dapat. Oh, ganyan dapat yung pagtulong. Di ba? Walang mukha, walang pangalan. Yung tao na mismo ang magsasabi na tinulungan kami niyan. Hindi yung magbiyaya bangka, ibabalandra mo yung mga mukha mo sa mga yung mga malaking pagbumukha nyo sa mga tarpaulin na akala nyo, pera nyo yung ipamimigay nyo. Maya nga kayo sa tao, maya kayo, kahit sa sarili nyo na lang. Kaya lang, may mga hiya pa ba itong mga to? Diba? Parang hindi na nga ata nila alam kung anong ibig sabihin ng salitang hiya eh. Oh. Ano sabi ng gobernador ng Davao del Norte? Kahit walang request, wala pang, hindi sila nanghihingi ng tulong. Pero bigla, kusang dumating ang tulong galing sa opisina ng ating Vice President na walang iba kundi si BP Sara Duterte. O, sino ba naman ang hindi magmamahal sa taong mga ganyan? Hindi mo na kailangan manghingi, may dumadating. Sino ba naman ang hindi magmamahal sa mga taong kung ganyan magmalasakit sa tao? Eh, yung iba nung ginagawa. Diba? Alam na may mga nasalanta, alam na marami ang damages, 'di ba? Pero anong ginagawa? Mag-request kayo muna. Pag di kayo nag-request, wala kayo. Oh. Oh. For that we have to hear from you. Ka lang eh. From the local government kasi kayo talagang nakakaalam. I'm very sure that the national government is only here to support you. With all of this, but you have to make the request to us. You have to make the request to us. You have to make the request to us para naman ma. So kailangan mo pa mag-request tulong. Anton, you had wanted to ask something. Lahat naman na nag-request, doon naman ibibigay. Pag hindi mag-request, hindi na bibigay. Pag hindi mag-request, hindi na bibigay. Pag hindi mag-request, hindi na bibigay. Tapos, pag nawawala dito, hindi rin nabibigay sa inyo. Kung wala kayo, we have to go to the next who's there, di ba? So, yun yung mga nangyayari. Utangin lang yan. Palakpakan natin. Anak ng Tokwa, akala mo pera nila eh, no? Oh. Si BP Sara nga, parang ayaw pa sumama dun sa photo op nila eh. Di ba? Ang lupit nito mga to. Yung ano na yan, yung time na yan, nagkaroon sila ng press conference. Diyan yung pumunta si Bongbong Marcos doon sa Davao. Di ba? Hindi naman nila pera yan. Kung magbibigay, bibigay ng walang kaartihan. Di ba? Mga pa-picture-picture pa, sasabihin ka pa, pag hindi ka... Pusang gala. Oh. So ano sabi ng gobernador? Kahit hindi sila nanghingi, binigyan sila ni BP Sara. Pero ito, kailangan mo mag-request. Pinakamataas na leader ng Pilipinas. Kailangan mag-request bago para mabigyan kayo. Sinigundahan pa nung kanang kamay niya din na wala rin alam na si Lagdameo. At kapag hindi ka nag-request, hindi ka mabibigyan. At kahit mag-request ka, hindi, at wala ka doon sa bigayan, hindi ka rin mabibigyan. Utang ina. Anong pag-uutak yan? Alam niyo kung bakit nila ginagawa yan? Oh, para mabigyan or masala nila kung sino yung kaalyado, yung kung sino yung sumuporta sa kanila. Kung hindi ka sumuporta, pasensya ka. Ito yung sinasabi ko na mahilig talaga sila sa mga photo ops, pag may camera, magagaling, 'di ba? Oh, 10 cross, magandang gabi. Pag may camera, ganito magagaling. Pag wala ng camera, iba na sinasabi. Ito ang malupit, oh. Ah, photo ops. Tingnan nyo, hindi natutuwa si BP Sara sa check-in. Ayaw man lang niya humawak.
Ah. Si Bibi Sara nasa likod yung kamay. Ah. Ayaw humawak ni Bibi Sara, oh. Ah. Di ba? Anak ng toko. Akala mo pera nila. Si Bibi Sara, di ba? Nakita nyo. Parang ayaw pa nga ata sumama sa photo op niya, eh. At ayaw niya humawak dun sa cheque. Pero yung bangag, abot tayo ngayong ngiti. Dahil may picture, eh. Akala niya nakakatuwa tingnan yung ganyan. Hindi niya naman pera yan. Di ba? Kung magbibigay, ibibigay ng walang mga kaarte-arte yan, mga pa-picture-picture pa, nakakabwisit, nakaka-irita tingnan, di ba? Sabagay, sanay na sanay nga sila dyan. Eh wala namang nagagawa, daanin na lang natin sa picture-picture. Gamit ang pera ng taong bayan. Ganyan talaga yung mga epal, di ba? Pare-pareha sila, mga epal. Oh. Yung pinsan, butang ina, akala mo wala nang kinabukasan kung makapaglagay ng tarpaulin ng mukha. Ang laki-laki. Pero itong mga Duterte, ayaw ng mga ganyan-ganyan. Diba? Yung mga photo ops. Natatandaan nyo ba yung nagalit si Pierre Ardi dati dahil sa ganyan mga cheque-cheque? Yung malaking cheque, papahawak na yung Pangulong Duterte para magpa-picture siya, photo ops. Diba? Di ba nagalit si Pangulong Duterte noon? Kung matatandaan nyo, sa mga hindi pa nakakaalala, papaalala ko sa inyo ito. And if there's any complaint about how we responded, maybe I can hear it now. Para, if it's money, I'm leaving paint right now. Di ba? Ito yung ano, napakalaking pagkakaiba. Kung mayroong reklamo regarding sa kanilang mga ginagawa, sabihin ninyo, 'di ba? Sabihin ninyo para magawa natin ng solusyon, magawa natin ng paraan, mabago natin kung mayroon man kaming pagkakamali. Eh ngayon, ano nangyayari? Pag nagsalita ka nang hindi nila nagustuhan, ma-SMNI ka. Matitebis ka. Mababantag ka. 'Di ba? Ang lupit. Ewan ko ba? Saan yung pera? Bigay mo na kay sa provincial government ng Albay, 20 million. I understand that hard hit are about 4 or 5 municipalities. Ayan na. Nag-ulat sa PRRD, oh. Ano yan? Laki na ito na. Do not do it in my time. Nakukurnihan ako niyan. Ay, mo ba na? Ibigay mo. Yung namuliti ka dyan, pera na Manila yan. Di ba? Where is it? Huwag na yung... Do not do it again. Cut it. I do not like it. Huwag yung gagawin yan, ha? Sandra. Hinahanap ka ni ano? Ni Balutan. This is for coming from PCSO. PCSO, 5 billion. Salamat, ha. So you have 25 initially. Spend it the way you want. But for the people. Wala akong ano dyan. Pagkain. Sanitation, I said, is very important. We will remedy the situation. Ganyan dapat, 'di ba? May assurance. 'Yun ang sinasabi ko eh, yung pagkakaiba eh. Pangulong Duterte sabi niya, kung may reklamo kayo, kung may complaint sa ginagawa namin, sabihin niyo na ngayon para masolusyon na natin. Pamela Salvilla, bakit binenta sa China ang Pinas? Bobo 'yan. Tanggalin niyo na 'yan. Walang alam 'yan. Binenta daw ang Pilipinas. Ito talaga, alam mo yung supporter ng iba eh. Supporter ng mga Polboronic, bangag din. Binenta daw yung China sa, yung Pilipinas sa China. Ano lang binenta? Ito pa, Edward Garcia, di ba pag di ka humawak, malinis ka na? Ano ba? Ano yun? Di ba? Saan galing ang pera? Galing China? Putang ina. Bobo talaga 'yun. Ayun nga, nakita mo si Sandra Cam andun, 'di ba? Sa ano 'yan? Saan nagtatrabaho 'yan si Sandra Cam dati, 'di ba? PCSO.
Tanggalin nyo na yan. Wala kayong mahahawaan nyo lang kayo ng kabubuhan ng mga yan. Diba? Galit na galit sila kasi ibang-iba yung Duterte doon sa idol nila. Pusang gala. Kitang-kita, mga kababayan. Oh, natatandaan nyo ba sinabi ni Sandra Cam doon sa rally? Noong panahon daw nila, ang PCSO nagbibigay ng tulong sa tuwing may ganitong mga sitwasyon. Pero ngayon, wala na makita. Hindi mo na makita PCSO. Sila-sila na lang. Sila-sila na nga lang tumatama daw eh. Sabi ni Rapi Tulpo eh. Oh, kaya nga, sama-sama silang magiging milyonaryo. Diba? Pero the reason, kaya ako po pinapakita sa inyo ito mga kababayan, dahil gusto kong malaman ninyo yung pagkakaiba ng naglilingkod ng tapat doon sa mga naglilingkod ng pasikat. Ang laki-laki ng cheque, di ba? Yung kanina na pinakita natin, sarap ng ngiti, habo tenga. Pero si Pangulong Duterte, yung cheque na malaki, magpipicture-picture. Ang sabi ni Pierre Ardi, don't do it in my term, in my time. Nakukornihan ako dyan. Eh, corny naman talaga eh. Eh, hindi mo naman pera yan eh. Tapos magpicture-picture ka. Buisit ka ba? Pero yung ipinakita natin kaninang video na hinahawak-hawak niya yung cheque, tuwan-tuwa pa. Ibig sabihin, corny siya. Ang alam ko, ginagawa lang yan sa mga nananalo sa mga pag-games, di ba? Oh, sa nananalo sa loto, pwede mong gawin yan. Pero kung ikaw official ka, tapos magaganyan-ganyan ka, bakit sa'yo ba yan? Kaya nga galit na galit si Pangulong Duterte. Ang corny niyan. Sabi niya, so ibig sabihin, corny talaga yung isa. Oh, actually, sila na naman lahat na magkakampi, mga corny ke. Oh. Sabi ni Pierre Ardi, oh, bahala kayo kung anong gusto nyong bilhin dyan. That's a total of 25 million. And that's how it's supposed to be. Ganun dapat. Magbibigay ng tulong, hindi yung andami pang arte, magre-request ka pa. Pag wala ka doon, nag-request ka, wala ka, hindi ka mabibigyan. Diba? Excuse me. May mga pa-picture-picture pa mo walang hiya. Nagbumukha tuloy kayo tanga. Hindi naman natutuwa taong bayan dyan eh. Lalo pa nga nabubuisit eh, sa kaipalan eh. Pare-pareho sila, alam nyo. Pare-pareho sila. Dilaw, pula, ganyan. Masanay na sanalisan sa mga kanyang kaik-ikan. Ito pa, isa panggunggong din. Nakakala mo kung sino makamando kay BP Sara, pag-usapan natin si Taerna. Oo. O, Taerna, makinig ka dito, ah. Shout out muna sa mga bago dyan. Shout out muna sa mga bago-bago. At doon sa mga pabobobo-bobo, oo. Huwag niyong ugaliin yan. Kayo na bahala dyan, ha. Marami ako nakitang bobo kanina. Oo. Bobong komento. Buti na lang, busy tayo. Barahin nyo yan, ha. Kayo na bahala dyan. Next topic natin. Ito. Taberna. Ano sabi nito? Ni Taberna. Magsalita daw. Bakit daw tahimik si BP Sara sa issue ng West Philippine Sea? Tanungin ko kayo mga kababayan. Bakit kaya galit na galit ang China ngayon sa Pilipinas? Di tulad noong panahon ni Pangulong Duterte na kahit medyo merong hindi pagkakaunawaan sa mga teritoryo, hindi dumadating sa punto na paulit-ulit na binubuli ng mga Chino ang mga puwersa natin dyan sa karagatan. Bakit kaya? Sa tingin nyo? Wait lang, balik muna ako doon sa taas ha, baka may nagpalakulay. Wait lang. Wala. Okay.
Oy, Lodi Santos, hello, Med Virginia Malonzo. Sino pa ba mga bago dito? Jantus Lan, paano mag-donate ng mga book sa mga eskwela ni Chrisette? Laglan nyo at ipin ang link. Punta ka na lang doon sa page niya, Chrisette Laureta Chu. Punta ka na lang doon. Para direkta na sa kanya, wag na dito, ha? Sa page na lang niya, para siya mismo makakausap nyo. Actually, hindi naman ako kilala noon. Sinusubaybayan ko lang yon si Chrisette Laureta Chu. Hindi ako kilala noon. Kaya, sa mga gusto mag-donate, anything about sa mga project na ginagawa ni Chrisette Laureta Chu, at kung sino man, ha, na mga gumagawa ng ganyan, doon na po kayo sa kanila mag-direct, okay? Para direkta na po siyang makakausap. Taberna, makinig ka, ha? Bakit ngayon? Paulit-ulit, putang ina, kada punta na lang nung mga naghahatid ng mga supply doon sa Ayungin, siya binobomba. Hindi naman ganyan dati, di ba? Alam niyo kung bakit? Dati, noong panahon, kinakausap ng Pilipinas ang China. Noon, hindi tayo nagtatapang-tapangan dahil alam natin kapag ginera tayo ng China, hindi tayo mananalo. Di ba? Real talk yan. Eh ngayon, ano ginagawa nila? Pinoprovoke ang China. Kung ano-ano ang pinagsasabi ng mga nasa gobyerno natin na nagre-resulta ng pagiging galit or kaya nagagalit ang China. Ano sabi ng presidente? Ang kalagayan daw ng China at Pilipinas ngayon ay parang Russia at Ukraine. Parang niyang sinabi na may gera tayo sa China. May hidwaan tayo sa China na katulad ng Ukraine at Russia. Diba? Na kung tutuusin, wala naman talaga. At kung pagbabasihan natin, itong mga ikinakahol ni Taberna sa kanyang vlog, parang gusto niya mangyari, magsalita si BP Sara, doon, sumagot si BP Sara doon sa challenge ni Tariela na magsalita si BP Sara ukol sa problema dyan sa West Philippine Sea. Ay wow, big time ano, nagdi-demand. Nagdi-demand sa Vice Presidente. Bakit? Sino ka ba? Sino ba kayo? Ha? Sino ba kayo? Tariela, Taberna, para utusan ng Presidente. Ay, Vice Presidente. Di ba trabaho mo, Tariela, yung pangalagaan ng ano? Trabaho nyo yan, di ba? At maghanap ng solusyon sa mga problema dyan sa West Philippine Sea na kayo lang naman gumagawa. Dapat bida-bida ka rin lang naman. Panindigan mo na. Akuin mo na lahat yan. Bakit kailangan pa magsalita ni BP Sara? O pag nagsalita ba si BP Sara Duterte, masusolusyon na ng problema dyan? Di ba? Di ba? Hindi naman si BP Sara ang may kakayahan o may power or may say dyan sa foreign policy, di ba, presidente? So bakit parang required si BP Sara na magsalita? Ha? Taberna, bakit required si BP Sara? Ano ginagawa ni Tariela? Yung presidente, kung ano-ano pinagsasabi pagka ini-interview sa ibang bansa, kaya nagagalit yung China. Tayo hindi tayo kumakampi sa China. Ang gusto lang namin, natin tahimik na bansa. Na kung gusto nila makigera sa China, makigera sila, huwag nila tayo idadamay. Diba? Ito naman, ginagawa ni Tariela. Kung ano-ano rin, pinagsasabi. Siyempre, pag narinig ng China, yung mga pinagsasabi nila, anong mangyayari? Magagalit ang China. Kaya ayan, paulit-ulit na winawater cannon. Ha? Yung mga naghahatid ng supply. Hindi naman ganyan dati. Tapos tasabihin yung mga traitor yung gusto lang manahimik. Magaling ka pala, bakit di mo magawa ng paraan para matigil yung pangbubulil ng China? Trabaho mo yan, di ba? Ang malala, pinoprovoke nila yung China. Tapos, ini-expect nila na magsasalita si BP Sara nang saloobin niya tungkol dyan sa mga ginagawa ng China. Di ba? Gunggong pala tong taberna na to eh. Yung mga idol nyo, yung mga idol mo, Taberna, yun ang nagsisindi ng mitsa dyan. Tapos mag-i-expect kayo, magsasalita si BP Sara. Wala naman siya kinalaman dyan.
na ginagawa ng mga idol ninyo? Oh. Gusto mo lang ikahon. Gusto mo i-trap si BP Sara. Oh, gusto mo i-trap. Bakit? Alam mo na, hindi magugustuhan ng mga anti-China ang sasabihin ni BP Sara. Dahil tututusin, wala naman talaga tayong dapat i-away dyan eh. O bakit susunod sa'yo si BP Sara? Sino ka ba? Sabi pa niya, hindi naman daw niya pinipilit magsalita si BP Sara, pero mas maganda magsalita si BP Sara. Bakit? Tinatrap mo si BP Sara para magsalita, malagay sa isang sitwasyon na pwedeng ikagalit ng mga tao. Diba? Huwag mo kaming gagawing tanga, taberna. Unang-una, sino ka? At pangalawa, sino ang arkitekto ng foreign policy ng Pilipinas? Di ba si idol mo? Oh. Oh, pangalawa, hinihingan ba ng opinion si BP Sara? Hinihingan ba siya ng opinion ng mga kasama niya sa gobyerno? Hindi naman, di ba? Una-una, hindi bida-bida si BP Sara na tulad ninyo. Na kahit hindi naman kayo tinatanong, nagbibigay kayo ng opinion ninyo. Di ba? So bakit magre-react si BP Sara sa sinasabi o sa hamon ni Tariela? Boss ba niya si BP? Boss ba siya ni BP Sara? Trabaho niya yun, gawin niya, sabihin mo sa kanya. Gawin niyo na maayos. Now, kung wala naman silang alam na solusyon, oh, siper. Lalong gumugulo dyan eh. Lalong gumugulo sa West Philippines. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, ginagawa nila. Gumugulo lang gumugulo dahil ginagalit nila lang ginagalit yung China. Tapos ini-encourage sila mga Pilipino na lumaban sa China. Wala naman tayo kinalaman dyan. Minamain condition tayo para maganda sa gyera. Aba, kayo-kayo na lang mga boss. Ayaw namin ng gyera. Oh, may suggestion ako. Kayo-kayo na lang. Oh, ilagay nyo sa frontline yung Amerika. Kasunod si Bongbong Marcos. Kayo-kayo. Sampu ng mga alabay. Oh, ng mga kaalyado niya na galit sa China. Oh. Oh, iunan nyo yung pamilya ni Marcos. Sila gustong gusto niyan eh. Oh, nasa front line. Ikaw, taberna, sumunod ka rin doon. Sumama ka. Oh, sana makita ka namin doon. Puk, kinakina ka. Oh. Tapos yung mga Alipores nyo, kahit saan bahala na kayo, kung saan nyo gusto, front line o sa likod. Hmm. Oh. At huwag nyo kami idadamay ng mga Pilipino sa pakikipaggera nyo dyan sa China. Hindi namin pangarap makigera, hindi namin pangarap yan. Ang gusto namin, tahimik na bansa. Ha? Tahimik, ligtas na pamilya. Oh. Na kung gusto nyo talaga ng gulo, kayo-kayo na lang, huwag nyo kami idadamay. Ayaw namin ng gera. At huwag nyo nang idadamay si BP Sara dahil ayaw din na niya ng gera. Sinisuguro ko sa iyo. Hindi ibig sabihin na hindi nagbibigay ng komento o nagsasalita si BP Sara, wala siyang pakialam sa bansa natin. Nagkakamali ka dyan. Mas nakikita pa nga namin ngayon, mas mahal pa ni BP Sara bansa natin kaysa dun sa isa eh. Hmm. Marunong lang lumugar si BP Sara kung saan siya dapat lumugar. Nilalagay ni BP Sara ang sarili niya sa dapat niyang kalagyan. Di ba? Hindi naman tulad ng mga idol mo eh. Na kahit hindi naman nila trabaho, pinakikialaman. Si Risa Ontiveros, tinalo pa yung husgado. Di ba? Oh. Si Tambaluslos, tinalo pa yung secretary ng DSWD. Kasi, di ba? Pag may programa ang DSWD, makikita mo doon napakalaki ng pagmumuka. Eh, akala ko nga, yun ang secretary ng DSWD eh. Si Gatchelian pala. Kasi yun ang makikita mo, mukha niya lagi eh. Mukha niya lagi makikita mo doon sa mga programa ng DSWD. Pagkalaki-laking trampoline, pagmumuka niya nakalagay. So, ibalik namin sa iyo tanong, taberna. Oh, bakit kaya tahimik si Marcos sa mga nangyayaring katiwalian sa gobyerno? Oh, bakit di siya nagsasalita kaya?
Oh, di ba dapat yun ang concern mo? Dahil yun ay apektado ang lahat ng mga Pilipino. Apektado ang buong sambayan ng Pilipino. Di ba? Oh. Bakit kaya? Bakit hindi yun doon kayo mag-focus? Oh. Ikaw ba, Taberna, naniniwala ka na buwan-buwan may tatama sa loto? Ikaw ba, Taberna, naniniwala ka na sa isang araw may tatama na 433 persons sa loto? Aba, kung naniniwala ka doon, huwag mo kami idamay. Kami, hindi kami naniniwala doon. Hmm. Bakit hindi ka mag-focus doon? Pakikialam mo yung ano, na nahimik nagtatrabaho. Tulungan mo yung amo mo na makapag-deliver. Oo. Matupad yung pinangako niya. Oo. Matupad yung pinangako. Tangina mo. Iglesia ka, nakikialam ko sa politika. Di ba bawal yan sa inyo? Oo. Magkano? Oo. Bigla-bigla ka nalang kakahol. Oo. Bakit? Bakit bigla-bigla ka kumakahol? Ha? Out of nowhere. Out of nowhere pala. Oh. Bigla-bigla na lang kakahol eh, no? Oh. Bakit? Yun ba utos? Ha? Yun ba utos? Kawawa sa'yo, boy. Hmm. How much? How much more do we have? Ang lupit mo. Oh. Pet malo ka. Bakit? Ba't mo utusan yung vice presidente? Hmm. Una-una, tanungin mo sana sarili mo. Oh. Sino ba may hawak ng foreign policy ng Pilipinas? Di ba, presidente? Ba't kailangan magsalita ni Bibi Sara? Tinatanong ba siya? May nagtatanong ba sa kanya? Tinatanong ba siya ng presidente o ano? Ano masasabi mo? Ano opinion mo? Wala naman, di ba? Oh. Oh. Tapos ikaw magsasabi, bakit nautusan ka? Huwag mo kaming gawing bobo. Kung yung mga supporter mo nagagawa mo tanga, huwag kami. Ha? Oh. Lahat na kayo, magsama-sama na kayo. Durugin niyo yung mga Duterte. Hmm. Hmm. Boss MJ, pagbayaran kahit na alam na mali, gagawin nila yan. Oh, yun na nga eh. Yung isa umami na nga, di ba? Kilala mo yon? Kilala mo yon, Mr. Taberna? Si Makagago, kilala mo? Umami na eh. Bayaran daw siya. Hmm. Alam mo ba kung magkano binibigay doon? Pabulong naman oh. Baka may alam ho kayo. Hmm. Basta malaki. Highest paid daw siya. So, ibig sabihin, ay po, tiyari, talo ka. Wala. Siya daw yung highest paid. Payag ka ba doon? Oh. Di ba? Oh. Mel Delario, sila magandang gabi. Oh, sabi ni Halima Melog, naging uso na ngayon, magkano? Marami bumaliktad. Kahol ng kahol. Napansin lang, halatang magkano. Di ba? Oh. Hindi, magtataka kasi out of nowhere. Bigla-bigla magsasalita, no? Hmm. Tahimik si BP Sara eh. Wala nga, hindi nga nakikialam dyan. Kasi hindi naman trabaho ni BP Sara yan eh. Si BP Sara nga, hindi naman nangako eh. Wala siyang pinangako. Basta gagawin niya ang trabaho niya. Oh. Wala siya bilang vice presidente. Sinobrahan pa nga niya eh. Oh. Diba? Oh, pag si BP Sara nangako siya, na pag siya nanalo, ay tutupa rin niya ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang vice presidente ng Pilipinas. Sinobrahan pa eh. Oh. Department of Education Secretary. Oh, tapos vice chair pa ng NTF-ELCAC, anak ng Tokwa. Sobra-sobra na. Hmm. Oh. Diba? Tigilan mo kami, Taberna. Oh, mag-usap kayo ni Marlica. Sagutin mo yung sinasabi niya. Hmm. Hmm. Huwag kami. Sabi ni YouTube, 700k per month. Sino yun? Oh, sana all 700k ha. Hmm. Masyadong malaki ha.
Oh. Alam mo, sweldo nga namin dito eh. Yung sa pagtatanggol namin sa mga Duterte, hindi nga umabot ng 100 eh. Di ba? Oh. Hindi umabot ng 100. Yung dito sa YouTube. Kasi wala naman nagbabayad sa amin. Oh. Swerte ka na pag naka 100,000 ka dito sa YouTube. Di ba? Kaya naman, magsisipag ka nga lang. Di ba? Oh, pero kung 700 monthly, nako po, udyan na, big time ka niyan. Ang bilis mo na makapagpatayo ng bahay, di ba? Oh, isang sweldo mo, first month, puta, lupa agad yan. Oh, pag second month, 700K, second month, oh, pwede ka na magpaumpisa, magpagawa ng bahay. Puta, matatapos yung isang taon, may mansion ka na. Di ba? Oh. Oh, hindi naman natin sinasabi na ganyan, pero may narinig ako, ganyan daw mga bigayan eh. Oo. Umain na, umamin yung isa, 'di ba? Sabi nga niya, digits talaga, malaki, kusa malaki, pero hindi ko nasasabihin kung magkano. Ako, ang highest paid blogger, 'yan, 'di ba? Umamin eh. Tapos paandaran niyo kami ng mga ganyan taberna. Tigilan niyo kami. Oo. Oo. Diba? Mm. Proud pa si Makabobo na binabayaran siya galing sa mga mamaya ng pera. Yun na nga eh. Oh, Edwin Aguilar, anay ka ng INC Taerna. Oh, sabi yan ni Edwin Aguilar. Sabi ni Victorino Alonso, inuulat na namin yan kay Ka Eduardo na itiwalag na kasi bawal sa INC ginagawa niya. Mm. Diba? Oh, sabi ah, sabi yan ni Victorino Alonso. Oh. Sabi niya, "Oy, Kathleen Kikuchi, salamat ah. Thank you so much. So, ikaw lang masipag na mag ano, ah, pakulay ah." Pet Malus. Ludi Pet Malus. Ludi Pet Malus. Ah. Nilda Sorina, pwede na mag-bus from Manila to Leyte, 21 to 24 hours travel nga lang. Uy, matagal no? Ano? O mas mura doon, no? Palete, magbabarko ka lang. Josie Alino, di natanga ang mga tao ngayon. Mika, di tayo maniniwala yung drug test nila. Doon na lang tayo sa Netflix ni Maharlika. 30 million ang nakapanood noon. Ay, grabe. Hypocrite kasi, pera-pera lang, sabi ni Vian. Victorino Alonso, malapit nang itiwalag yan. Ako po. Oh. Kasi ang alam ko, bawal po yan. Yung makikialam ko sa politics, sa mga iglesia ni Cristo, lalo na kung ikaw ay diakono, hindi ko alam kung may katungkulan to, no? Baka member lang, kasi yung mga may mga pinsan ako, diakono eh. Diakono, ang mga pinsan ko, mga taga-pateros. Oo. Kaya kahit pa paano, may alam ako sa iglesia. Kasi dati sumasama-sama ako sa pagsambi. Hindi lang ako natuloy. Kasi ako hindi pang iglesia. sorry ha. Sorry sa mga iglesia. Kasi, dyan kasi sa iglesia, talagang maano sila eh, matitsaga sila. Kailangan, Sabado-Linggo, tapos Miyerkules-Huwebes ba yun? Sabado or Linggo, it's either Sabado or Linggo, kailangan mong magsamba. It's either Huwebes o Martes or Huwebes ba yun? Or Miyerkules or Huwebes? Kailangan mong magsamba. Kailangan, sa isang linggo, dalawang beses ka. Eh, butya, I'm sorry. Pero ako nga eh, sa Katoliko, hindi ako nakakapagsimba kahit isa lang beses sa isang linggo eh. I'm sorry. Kaya sabi ko, parang hindi ata ako papasa dito sa iglesia ni Cristo eh. Jay Guevara, hello! Oy, Jay Guevara, congratulations ha. Puta, ang lupit ha. Ang bilis ng pag-angat ng ano mo na, ng channel mo, di ba? Sabi ko sa iyo, dito, sa DDS, sa mga DDS vlogger, no? Walang ano dito. Eh, meron dyan iba na ayaw mabigay ng subscriber nila. Pero tayo, dito, yan sa GC natin, di ba? Eh, tayo, promote tayo. Eh, wala namang problema yan. Di ba? Subscriber lang yan. Oo. Alam mo yung ano nga, nung eleksyon, may mga bago tayong mga kasama na vlogger nung eleksyon eh. Eleksyon.
Adi, pinabigay ko yung subscriber sa kanila, 'di ba? Hindi ta. Oh. Hindi naman tayo sikat, no. Pero nung panahon na 'yon kasi, si Master Judea, medyo malaki na yung channel nung eleksyon, nasa 100 plus na ako noon eh. 100 plus subscriber na eh. Yung mga kasama ko mga nasa 5k pa lang, 7k subscribers, ganoon. Kaya oh, yung mga subscriber natin, oh, subscribe kayo diyan kasi kasama natin na pinaglalaban, walang problema doon, 'di ba? Oh. Eh dito sa atin, isa lang naman mga subscribers natin eh. Merong mga subscriber diyan o may mga nanonood na ayaw sa akin, 'di ba? Merong mga nanonood na ayaw din sa iba kaya sa akin nanonood. Eh ganun talaga buhay, mga trip-trip 'yan. Pero ayan, karamihan naman magkikita-kita 'yan sa mga channel natin. Oo. Okay, sa mga DDS vlogger kami, sabi ni Vian. Okay? Thank you so much. Anyway, wait lang. May nakita ako. Ah, si Jantuslan pala, nagpakulay. Jantuslan. Thank you so much. Thank you so much, ha. Jantuslan. Di ko ba nabasa yung kanina? June Bag, salamat. Pasensya na kayo. Nadamay pa kayo. Sino yung si June Bag? Ah, si June Bag, Jay Gibara, TV, ako lang ang dakilang tagapagtanggol mo doon sa vlog ni Aling Puring. Sino yung Aling Puring? Pinagtutulungan ako doon. Mga bitter pala, mga yon sa'yo, boss. Okay. Ganon talaga dito. Oo. Ganon talaga dito sa politics. Pag medyo umaangat-angat ka na, yan, medyo may kakaldag sa'yo. Pero patibayan lang loob yan. Patibayan lang ng dibdib eh. Oo. Pero ito, si Jay Gibara, hindi nila madadali to. Malupit to si Jay Gibara eh. Malupit bumembang to eh, no? Ginagawa din naman natin yan minsan. Pagka punong-puno na tayo. Di ba? Pero si ano, magkakaiba-ibang style na eh, no? Si Jay Gibara, ito yung striker. Sige, paangatin mo pa ng paangatin yung channel, paangatin pa natin ng paangatin yung channel mo. Para patulan ka na ngayon noong mga ano sa kabila, yung mga pulboronic, di ba, na ayaw kang patulan dahil mas mataas daw ang subscriber nila sa'yo. So now, pagka parehas na kayo ng subscriber, papatulan ka na nun, di ba? So, kakaldagin mo na ng kakaldagin ngayon. Oy! Sally Larson, thank you so much for your fakpakulay. Lagyan natin ng ano to, ng jacket. Pet malu ah. Pet malu. Ludi pet malu. Ludi pet malu. Kasi, yung iba dyan sa kabila na vlogger, ay, hindi ko papatulan yan. Hindi ko kalibel yan. Pero ang totoo doon, hindi nila kayang sagutin yung banat mo. Yun ang totoo doon. Oo. Ay, putang ina, hindi ko kalibel yan. Ba't ko papatulan yan? Ha? Ang liit-liit ng channel niya, ang liit-liit ng channel niya, papatulan ko yan. Bakit? Sino ba siya? Ang totoo doon, hindi niya kaya sagutin yung banat mo. G. Suwiko, napanood ko nga siya kagabi. Sumasayaw kagaya kay Sir Banat Bay. Galing din niya gumiling. Ay, lupit. Malupit yan si G. Don Pulobe, alias Pangga 2024 Mighty Official Channel. Yung kumaring Janet niya, ang favorito niya, Sir J. Ma'am Sally, thank you po sa support kay Boss MJ, Josie Alino. Thank you once again, Ma'am Sally. Mary Agustin, watching from UK, mabuhay. Basta tuloy-tuloy po tayo magsuportahan. Pag mayroon kayong ano, impormasyon na nakikita, nakukuha, naririnig, na may kinalaman sa ating bayan, may kinalaman sa ating mga sinusuportahan or anything, ibigay nyo sa mga vlogger. Yan. Kahit kanino sa amin, ibigay nyo yung impormasyon na nalalaman nyo or mga katiwalian, kawalang hiyaan and all that sa barangay, kahit saan, sabihin nyo. Kasi wala na eh. Yung mainstream media, parang wala na. Natulog na sa pansitan. Wala na, hindi na nagki-criticize sa government. Sabi ni Rema Baher, si Jay Gibara DDS yan. Mula noon, kahit
binababoy si Jay Guevara ng mga kasamahan niya sa PBJ noon. Eh, yan eh. Punta si Jay Guevara. Buo loob nito. Oo. Wasak nga lang labas. Joke lang. joke lang, Jay, ah. Okay. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan kay Jay Guevara, subscribe natin yan. Comedy yan na maangas. Evelyn Ocampo, hello. Thank you. Edwin Aguilar, passion kasi yan, master. Hindi lang kita. Correct. Oo. Kasi di ba naalala nyo dati, nanonood sa atin, 20. Pagkatapos ng eleksyon. Di ba? Kasi natalo yung kandidato natin. At wala na rin si Pangulong Duterte. No? Wala si Pangulong Duterte. Oh, nawala na tayo. Nawala na lang gana yung mga supporter natin. Then, ano? Kaya, ayun, wala na nanood sa atin. Pero hindi tayo sumuko, hindi tayo nag-fly-fly-fly, hindi tayo lumipat sa iba. Nanatili tayo at nanindigan kung ano yung pinaniniwalaan natin. Pero tingnan mo ngayon. Oh, di ba? Bumabalik na. Oh, Mary Agustin, thank you so much. Yan ang sinasabi natin eh. Oh. Eto pa. Eto pa, si June Bag. Sabi niya, mga DDS, marunong mag-move on at marunong magpatawad, hindi bitter. Madali lang kaming kausap at masarap kaming magmahal ng matinong vlogger. Yan ang sinasabi natin, hindi ba? Oh, kasi yung mga supporter niya, nakikita naman nila kung ikaw totoo ka ba o ano. Oh. Eh kung nakikita nila or naaamoy nila na, ah, wala to. Ano lang to? Kita lang ang habol nito. Oo. Ay, huwag tayo dyan. Pero, mas masarap yung madadapa ka. Tapos bigla kang babangon ulit, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam noon. 'Di ba? So yung mga subscriber natin, yung mga solid, tanungin niyo 'yan. Tangina na dati ilan? 20, 50, mataas na yung pinakamataas na yung 200 na nanonood sa atin eh. Pagkatapos ng eleksyon, pero hindi tayo tumigil. Dire-diretso tayo, nanindigan tayo. Kaya syempre nakikita naman 'yan, oh. Nagsalita si Pangulong Duterte. Oh. Eh, di nagbalikan silang lahat. Nagbalikan, nabuhay tayong lahat, 'di ba? So, akala nga namin, wala ng DDS. Ang dami pa pala. Okay? So, anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa mga bagong subscribers, sa mga nagpakulay. At syempre, doon sa mga moderators natin. Okay, marami na naman akong ginakitan ngayon. Kaya na bahala dyan sa comment section tuwing live natin. Pinauubaya ako na sa inyo ang mga kukupal-kupal dyan sa comment section. At muli, magkita-kita po tayo bukas, Lunes, mga kababayan. Maraming salamat sa pagsama nyo naman sa akin ngayong gabi. And once again, my name is Master Judea. Isang puso, isang diwa, doon lang po tayo sa tama. Master Judea, Duterte lang, sa kalam. God bless you all. To God be the glory. I love you all. Bye-bye. See you tomorrow.